na natin dito sa game. Chantel, Prof. D, bring you the action for game 1. Alright, let's go. Maraming salamat, Wolf, the Lord Headset. Ito na ang ating series number 2, game number 1, rematch ng finals ng season 3. Tignan natin kung may hulog ba tong game number 1 natin. Grabe, kakaib. Oh, hindi pa man nauurong yung Hammer Vegan. Nagag first blood, so mainit ang bigayan dito para sa season 1 kasi si Lusty mapatay na rin ni Captain Pain ng Aether main, pero nandito na si Kluwash with that Bunny. So talagang agawan ang nangyayari dito. Oh sige, eto na, meeting tayo dito sa may buff side. But anyways, napakaganda, 2-0 agad, Prof. P. Oo, para sa side ng season 1, kung titignan natin, no, mas madali talaga guys i-pull off yung ganitong lineup ng season 1. Pero later on, pag dumulo yung series, mauubusan ng baraha eh. Kita mo, nasa, ano eh, nasa meta yung hero dito, the Tams, yung Valir, Kufra, tapos Esme. Yung Harit, medyo okay-okay lang eh. Hindi pa siya, para sa akin, nasa full meta eh. So later on, inaasa ng buong season 3 sa isang strong hero, which is yung Claude. Naglagay sila ng isang strong meta hero sa lineup nila compared dito sa season 1 na apat strong hero para sa side nila. Oh, parang ang style dito, mga kaibigan ng season... Oh, sakit nung ano? Sakit pala ng heal damage. Pero wait lang, kasi Flicker Access natakbo. Pero doon, si Yelly Haze nang untok. Oh, gulat kayo, no? Yelly Haze nga po pala nagpakilala ng show na nakita natin na season 1. Kung hindi nyo naaalala, merong moment, tatlong players yung sinozone niya with that show. So, anyways, speaking of, for season 3 dito, tama yung sinasabi ni Prof. B, guys. Kasi ano tayo dito, pag na-pick mo na, hindi mo na pwedeng gamitin. So, ang dami opportunity doon. Kasi sa bottom lane side, that is, again, going to be a secure kill for our season 3. I mean, our season 3 champs. Speaking of, itong season 1 champion, may ganun silang video eh. Ang pinaka-pasmado sa kanila, si Hate. Si Hayes, tsaka si Ribo. Nagtuturoan sila lang, sino pinaka-pasmado sa inyo. Tuturo ni ano. So, kailangan talaga merong pulbo, no? Pero, ganun kalaki, ganun kalalim yung naging history ng pulbo, guys, for these tournaments. Talagang pansin na pansin yan. Kasi dito, makikita natin si Last Chi, makakatakas with a 1,000 pounder. Pero si Jay, kamunti ka na ang Lugi. Na season 3 siya. Woo! Grabe naman si Captain Pay with a killing spree and a double kill. Pero si Jeff Fit Forever, tatakbo ba or lalaban yan? Ang tanong, kasi si Kiluwash dito, mapatay din with a killing spree para dito kay Yelly Haze. Si Payne inahabol dito ni Jeff Cutie. Makulit ka. Disengage siya muna for the side of season 1. Nabuff kasi si Hilde netong recent patch. Kung checkin nyo guys, nabuff ang Hilda plus yung mga lingyan, yung mga hero na nabuff niya plus na ba siya. So pinasok din dito. Sinusubukan din nila sa kung kaya ipasok sa ganitong lineup si ano. Si Hilda, no? Oh. Kasi si Hilda, may pantakas ka na, tapos may damage ka pa. Yun yung ano, so goods na goods for ano, player. But anyways, 7-1 ang ating score. We can see for season 1 champions, napaka-aggressive ni Captain Pain. Ito yung Captain Pain na nakilala natin na nagko-command or talagang stronghold for the former Aether main. At dito natin sila minahal. For season 3 champs naman, ang pinaabangan natin dito kung paano tataba yung Claude. Tama, yun ang isa sa chine-check natin dito. Pero look at that, naikipag-abulan si Jeff Cutie, naikipag-sidestepan, dalawang membro, or make it 3 for the rotation. Webuelo, Sili Haze going against Cutie Forever. And yun na nga, Jeff Cutie will fall down. Bumumpa nga si Madam Chantel dito. Boom down! Boom na boom. 8-1 ang ating score. May kanya-kanya sila, tawag dito, tamang farm, may mga kanya-kanyang ikot. Pero look at ano, si Ribo, yung mage siya dito, siya lang solo. Walang rotation na gana, pero hindi na. Umiikot ang Hurricane Dance, walang wall lock na nangyari. Thousand Bounder palapas, pumalapak sa ere. Medyo kailangan yata ng pulbo ng mga players natin dito. Pero kumapansin natin for this season 1 champion, very aggressive sila. So hindi natin mararamdaman or hindi natin napapansin na hindi na ito yung minahal natin na team before. Kasi ngayon na lang ulit sila maglalaro. Pero the way they are performing right now, parang batak
na batak kumbaga mag-prepare para sa tournaments. Pero anyway, for the Season 3 champs naman, ang pinaka-aasahan talaga natin is the Cloud. Pero so far, yung mapa nila, Beshi, lumiliit na talaga. Tama yung map control dito for the side of Season 3, lumiliit. And si Rio, though ang maganda lang nagagawa rin dito ni Rio, hindi na-stop yung part niya. Hindi siya namamatay dito. Pero look at that sound force nila pag narito kato, hindi siya from the side of Season 1. Invade, kanina pa sinubukan dito. Yurika Intense over this one up. Ribo, medyo kang karot na trumpo dito si ano ah. Alikot, di ba? Kung mawala eh. Parang trumpo lang dito, kaliwat kanan. Basic duet sa mukha. Makuha ba dito? Rio, sidestep. Nako. VMI pabalik. Hala. Hello. Medyo ano to, medyo mahirap to Beshi. This is a level 9 Coco for a fighter. Tapos pinaka-carry ng Season 3 champion, sinasabi natin aabangan pagdating sa damage, is still at level 7. At mapatay pa nga, mga kaibigan, dahil level 1 ang hashtag Aether lang malakas for the Season 1 champion. At ito na si Kluwash with that Bani, pinahabol dito si Pain. Pero napaka hirap nga naman talaga lumaban. Nagamit majority na skills dito though ng Season 3 champions just to kill that Esmeralda. Ang ganda ng talon nila. Yung pala yung ano, yung pala yung super gank nila. Diba? Yung ano, yung teleport dito ni Lugo. Tumalon sila doon sa likod habang naka-ready na dito si Fanny, which is si Kilowash. Imagine no, may mga specific role tong mga pro player na to. Pero ganun nila nagagamit yung mahirap na Fanny. Ganun sila ka, no? Kapatak maglaro na kahit anong hero pwede mo ipagamit sa kanila. Nakakatawa tingnan. Ikaw ba marunong ka ba mag-Fanny, Besh? Oh, marunong ako. Lahat tayo marunong mag-Fanny. Ang pinagkaiba lang kung naglalakad na Fanny or nagke-cable na Fanny. Napagkakaap pa lang alokard yung Fanny ko eh. Kasi diba meron... Merong iba, Beshi, nagpapani, magki-cables lang kapag ka super wala ng buhay, tapos uultihan na lang. At least, ang importante, sa'yo yung kill. Yun naman yung kinaano ng iba. Pero, eto ha, parang sa nakikita natin ngayon, Season 1 champion, ang ganda ng pinapakita ng performance. Parang nag-ano ulit sila, parang nag-huddle ulit sila as a team. Tama, tama. Bumabalik ang ano, ang mga nakaraan dito. And score natin guys, 11 favor of Season 1 champs. Medyo nahihirapan na ang Season 3 dito in terms of their map control. Auto-invade na yung ginagawa ng Season 1 trying to catch each and every buff. Si Kilowash eh, mag-try niya sana mag-snatch show sa kabila. Tignan mo, alam niya i-invade na siya dito. Ang ginawa niya dito, hihintay niya yung labas ng kabila. Ang problema is naurasan ba niya. Medyo matagal na siya dun oh, sa blue buff. Abang umiikot-ikot na dito, lasty, trying to survive, sino pa ata siya? Ay! Lumigtas pa! Yoyo, coming from Coco, Thousand Banter, Flicker, Kinalmot, alien ba to si Tams? Mukha siyang alien eh. Oh, parang. Pero ito, ito Beshi, totoo yung sinasabi mo. Actually, kumapansin natin yung skin natin, ilang, gano'ng katagal na rin si Kilowash, ilang seconds or umabot na siya ng minute para lang i-try na kuhanin yung buff na yun. At problema dito. Nandito naman si Pain. So question here, mararamdaman ba ni Kapitan Pain na meron pala? So let us see guys kung sino. Oh! Nakuha! Kilowash mga kaibigan with Fanny. Ito yung sinasabi na lahat ng bagay pagka inantay mo talaga makukuha mo. Yun ang sinasabi. In time lang. Pero yan na nga, Jeff Cutie trying to run para sa kanyang buhay. Coco, sobrang gangster naman ni Coco dito. Nag-mintness rin si Kapitan Pain but they're able to take down. Ito na ang wall lock coming from Lasty and the wall or me the cable dance ginagawa pa dito ni Kilowash out na muna. Ay ang ganda ng ano yaka Diyos ko si TLH sa setup. Sakto cuddle weather ngayon guys pero grabe ito yung inaantay natin ng mga setup plays. Napakaganda ng pagkakagawa doon although walang palang damage for the Season 1 champions dito for this match pero kung mapapansin natin ladies and gents yung mapa dito ng Season 3 champion sobrang liit na as compared to Season 1. Actually, wala pa rin si Sira. Oh, grabe, ito. Cable-an mo. Nang cable-an. Pero hindi pa rin pa eh. Si parang Ribo doon ng Season 1 champs. Cable-an mo na. Cable-an. Mahirap yung ginagawa. Masakit sa kamay yan. Ha? Ano ba mas mahirap gamitin para sa'yo? Yung Gusion or yung Fanny? Fanny, Beshi. Fanny talaga. Based on experience talaga, Fanny. Hindi kasi nalulunod eh. Ayun, no? Tira mo, parang ang simple nila gamitin, guys. Sa mga Fanny users dyan, ayun, ano ba technique nyo? Kaliwat kanan, no? Paano di siya naubusan ng energy?
Oh, diba? Ako, parang dalawang cable, tatlong cable, parang patay. Wala na agad energy, pero sila hindi nauubusan. Pero anyways, ito na, huli na! Si Elite, bakit bigan? Pero kita natin damage dito na S1, Chuck, and si amazing duet para kay Rio. Patay, si Pine Coco doon. Kasi nga lang, two players dito ang napatay ng Season 1 champs against the Season 3. For Season 3, yes, there is the Claude. Oh, pinakamay si Claude, pero nandito si Rebo. Hina-highlight natin si Claude, pero nagpakita ng damage dito ang harit na Season 1 champs at kita natin ni Gluwas. Grabe yung cabling. Cabling. Okay, cabling. Hindi niya kaya, ano, no, i-sustain yung sarili niya sa ganong tawag dito sa shield ni Rebo. Hindi niya nape-penetrate na mabuti. Trying eh. Sumusubok. May damage naman si Gluwas, pero hindi para mapabagsak yung farm. Ano tawag dito? Si Rebo. Yan ang nagiging problema. Dalawa pang checkin nila dyan. Merong Esmeralda na mahinap punitin. Plus, si Hatred pa. Yan ang magiging problema later on dito ng Team S3. Pero, ang kailangan lang gawin talaga is maka-farm ng maka-farm si Rio. Yung kanilang Claude dito. Ayan na! Gangster ayan na. Ayan na mga kaibigan. Tinulak sa pader. Pero dito si Jeff Cutie Forever. Tatakbo lang against the two players here. Or dalawang mage ng Season 1 champs. Plus the Flicker. Oh, sige. Ngayon tayo mag-marathon mga kaibigan. Ikwento niya sa 3K run dito. Pero yun nga lang. Eto na nandito. Nakancel lang naman ang Hurricane. Last team? Dito, pa rin last team natin. Kasi si Jeff Cutie Forever mangangagat. Or magkakaltok. Pero mapatay pa din ng Season 1 champions natin para sa ating laro. 19-6 ang ating score. Hinihintay ko yung combo na pinag-uusapan natin kanina eh. Yung teleport ni Luwo eh. Di ba? Sabay tsaka ano, tsaka ipi-placing duet. Yun ang hinihintay ko eh. Wala pa namang ganong buwelo ang side ng Season 3 against Season 1. Pero Beshi ah, ito para sa lineup ng Season 1 pala. Kapag super tumaba yung Claude, feeling ko mahihirapan sila kasi nakatatlong mage sila. So ang pinaasahan nila for the physical is yung si Coco lang talaga or this Tams for Season 1. So for Season 3, kailangan masustain talaga nila yung or kailangan makapag-defend talaga sila sa laro natin ngayon para mag-scale up na yung damage ni Rio. Tama. Kailangan on point yung ano, additional na dito. Ayan na. Buwe-buwelo na naman si ACL. Uy, Gluwas versus Coco. Hindi niya kaya ano rin. Bigyan ng isang maigi. Etong si Coco. Dangtaba na. Ng hero dito ni Coco. Trying to push. Meron pa Lord sa top side. And lahat ng minion waves nila nakatawid. Tagos sa river dito. Ayan na. Diversion going in na ba? Mangyayari? Okay. Nakaabang ako. Nakaabang ako kung saan napupunta yung ulti ni Jay dito kasi para naka-ready sila anytime. Pero anyways, nahuhuli dito mga kaibigan. Pero Winter Truncheon, ang sagot ng Esmeralda, buhan pa rin si Kapitan Pain ngayon sa ating laro. Pero si Heli Hayes may double kill na napakagandang damage ang pinapakita dito. Blazing Duet para kay Rio. Samahan pa rin Gluwas dito ng mga kapatay para sa kanyang Fanny. Pero kita natin, there is the Lord pa din. Depend dito, Falling Star mo naman para kay Pain. Palagpa, pero tower lock mga kaibigan. Pero minions dito ang Season 1 champs. Ayun na. Nakita natin dito na kakanti si El Capitan. Game 1 goes to Season 1 champions against the Season 3. Let's see kung anong ihahanda ng Season 3 later on. Feeling ko nagtipid pa eh. Nagtipid pa ng hero tong Season 3. Naka-ready, no? Parang inaano pa. Tama